Here is your seasonal bite-sized catechesis. Good day, everyone, and welcome to our session of bite-sized catechesis. I am James Villanueva, and I will be your sharer for today. And today, we're going to talk about St. Elijah, or si Propeta Elias. Alright, I have here some questions from young people, and I will try to answer them in this session. Unang question natin, sino ba si Propeta Elias? Who is the Prophet Elijah? Right? We begin first with his name. The name Elijah actually means Yahweh is my God. And this is very revealing because from his name alone, we can see that he does not recognize any other God aside from Yahweh. So makikita natin na stick to one siya, si Yahweh lang talaga ang kinikilala ng Diyos. Pangalan pa lang yun. Alright? And Elijah, from the Bible, from the book of Kings, from the first book of Kings, makikita natin that he came from Tishbe in Gilead. Alright, so this is a region east of the Jordan River. And according to the Blessed Marie Eugene of the Child Jesus, the Prophet Elijah is a prophet of action. Alright, so he distinguished between prophets in the Bible who have written something or had their words written, and those who have not written anything. And yun yung tinatawag ni Blessed Father Marie Eugene as the prophets of action. And one of them, or the best of them, the best one of them is the Prophet Elijah. What is Elijah's greatest feat or greatest accomplishment? So, there are many miracles and astonishing things na ginawa si Prophet Elijah. Like for example, nagkaroon ng tagtuyot dahil sa signal niya. For 3 years na walang hindi umulan sa bayang Israel dahil pinag-utos ng Diyos, dahil sa pagtataksil ng bayang Israel sa Panginoon. And si Elijah ang naging daan para mangyari ito. So 3 taon hindi umulan sa Israel dahil sa kanya. Pero among the many things na ginawa niya, mga miracles, mga other amazing feats, ang the best I think is yung contest between Elijah and the prophets of Baal. So, mga Baals, ito yung mga false gods sa bayang Israel during that time. And the contest between them, sino yung makakapagpababa ng apoy mula sa langit. At ang nakagawa nito, syempre, si Yahweh, okay, sa pamamagitan ni Prophet Elijah. Okay, so, ang mga tao ay nakita nila for themselves na si Yahweh ang totoong Diyos. Yahweh is God, Yahweh is God, yun ang kanilang sabi noong time na yun. Right, so marami pa diyang amazing na mga ginawa si Propeta Elias. And actually, hindi siya namatay. Ano? Dinala siya sa langit. Inakit siya sa langit ng Panginoon sa pamamagitan ng chariot of fire. Okay? So talaga namang yung buhay niya ay puno ng mga marvelous things. So I invite you to read more about his life sa First Book of Kings. Our next question is, what is Elijah's most remarkable virtue? It's a very good question because the most remarkable virtue of St. Elijah is the virtue of zeal. Okay, so Z-E-A-L. Ibig sabihin nito yung passion or yung fervor. Right? Elijah was very passionate and was very fervent. So according to St. Thomas Aquinas, the virtue of zeal is not actually a bad thing, but a good one, because zeal arises from the intensity of love. And true enough, yung pagmamahal ni Prophet Elijah sa Panginoong Diyos ay nag-uumapaw. Ito ay ikukumpara sa apoy na nagniningas. Alright? So, kaya yung motto ng Carmelite Order, kung saan kinikilala si Prophet Elijah as their father, is, I burn with zeal, I am zealous for the Lord God of hosts. Diba? So, yung fervor na to, yung passion na to, yung apoy na to, yun ang nagre-represent sa character ni Elijah. And our last question, what is Elijah's purpose or mission? Alright, so according to this particular beautiful retreat by Father Marie Eugene of the Child Jesus, Blessed Father Marie Eugene of the Child Jesus, Elijah came during a time wherein there was great apostasy among the people. Pag sinabing apostasy, yung abandonment of the faith, yung malawakang pagkalimot or pagtalikod sa Panginoon. And this was the time of Elijah, and he came particularly in this time para
ihatid yung mga tao to lead the people to decide sino ba ang paglilingkuran nilang Diyos, ang mga Baals ba o ang si Yahweh. And I think he was successful in this mission because he showed to the people that the real living God was no other than Yahweh himself. And one important thing then that Elijah did during his lifetime, particularly in his life, was to show to the people, especially in the scriptures, we see there the earliest expression of God's transcendence. There was this event in Elijah's life where he was in Mount Horeb, and he stood in the presence of God. There was fire, there was earthquake, there was strong wind, pero wala doon ang Panginoon. Okay, ang Panginoon nando doon sa maliit na tinig na parang bulong na maikukumpara sa isang very gentle breeze o ihip ng hangin. Okay, so dito, ito yung mga pinaka-earliest expression na nagsasabi na ang Panginoon ay Espiritu at ang Panginoon ay hindi natin nakikita. God is transcendent. So we cannot grasp God by our senses alone. Alright? So isa yan sa mga importanteng misyon ni Propeta Elias sa kanyang buhay. And so I end this session, this sharing session, with a short prayer from Father Marie Eugene of the Child Jesus. Sabi niya, let us ask God to, during this time of apostasy, during this time of hatred, to make us, to turn us into these souls over which He can pour out His special graces, just like what He did to the prophet Elijah. Right? So, sana maging mga propeta tayo sa mga panahong ito, katulad ni Propeta Elias, na punong-puno ng passion, ng zeal, at ng fervor sa paglilingkod sa Panginoon at sa simbahan. Yun lamang po, maraming salamat.